Good day mga ka-solve math like a boss. Welcome to my channel. And for today's video, pag-uusapan natin or ibibigay sorry inyo or ituturo ko yung mga sample math questions with an obvious answer. Particularly sa mga let reviewer or yung mga questions na galing sa licensure for examination for teachers. And then yung mga questions na to na ibibigay ko ay galing sa prcboard.com. Okay? So let's start. First question is 45 is 60% of what number? Diba sabi nga 60% of a particular number is 45. So since 60% ay less than 100%, automatic yung 45 na yon part lang siya nung isang malaking number. So kung titingnan natin dito sa choices, alin lang ba dito ang may mataas sa 45? Diba yung 75 lang? So obviously, A na agad ang sagot. So, hindi nyo na kailangan mag-compute pa. Okay? Next question. Question number 2. 120 is 4/5 of what number? Now, yung kapag ganito yung binigay, di ba hindi siya pa-percentage at pa-fraction yung binigay, at nakita nyo na yung fraction ay mas mababa yung numerator kaysa sa denominator, automatic yung result na 120 ay mas mababa din dun sa hinihinging number. Ganun lang yon. So, 120 is 4/5 of what particular number? Now, kung mapapansin nyo, dito sa choices, 150, 96, 30, and 24, hindi nyo na kailangan mag-compute. Obvious na ang sagot ay 150. So, X na agad to. Yung tatlo. Okay? Ganun lang siya kasimple. Next. Question number 3. Now, 2 tablespoons is equivalent to 1 liquid ounce, while 10 tablespoons is equivalent to 1 half cup. How many liquid ounces are there in 2 cups? So, dito naman, pabalik lang yung gagawin natin. Diba, 2 cups yung hinihingi. Meron kang nakitang 1 half cup kanina. Ilang 1 half meron sa 2 cups? Diba, apat. Kasi 1 half, dalawan, isa na yon, and then another 2 1 halves ay isa ulit. So, 2 cups na yon. So kung merong apat na 1 cup, 1 half cup sa 2 cups, ibig sabihin, yung 10 na yung kanina, itatimes mo sa 4, meron na tayong 40 tablespoons. Ngayon, meron dito sa unang statement, so pabalik ang ginagawa natin, 2 tablespoons is equivalent to 1, so 2 is to 1. Kung meron kang 40 tablespoons, ibig sabihin, di ba 2 divided by 1 is 2, ibig sabihin, di-divide mo lang to sa 2. 40 divided by 2, the answer is 20. Ganun lang, kasimple. So, the answer is also A. X na yung tatlo. Okay? Next question. A taxi charges 50 pesos for the first kilometer and charges 3 pesos for each additional kilometer. How far could 200 pesos go? Automatic, meron na kagad tayong 50 for the first kilometer. First kilometer, meron tayong 50 pesos na nagastos. Kung meron tayong 200 pesos, minus mo lang yan sa 50, meron na lang tayong 150 na natitira. Ngayon, sabi, 3 pesos daw for each additional kilometer. So, yung 150 pesos na yan, i-divide mo lang siya by 3. So, that's 50. So, ibig sabihin, meron tayong 50 na 3 pesos. Ngayon, di ba sabi nga each kilometer? So, automatic equivalent na to sa 50 kilometers. Yung 50 na yan, 50 km na yan. Hindi mo naman pwedeng banggitin ng A, mali na to, o mali na din yan, mali na din yan. Bakit? Kasi, meron na tayong unang kilometer, di ba? So, 50 plus 1 lang. So, that's 51. So, the answer is letter D. And lastly, what is the value of N in the statement 2mn is equal to 50? If m is equal to 1. So, gagawin mo lang, di ba, ipapalit mo lang yung 1 mo dito sa m. So, 2 pa rin yan. Magiging 2n equals 50 na siya. And there are two ways. It's either you do the math, which is by dividing both sides to the number beside the variable n. Kasi kailangan mo makuha yung n eh. Okay? So, ibig sabihin, i-divide mo siya sa kung ano yung number na to. Dahil 2 nga yan, sa 2 mo i-divide both sides. So, magiging n is equal to 25. So, ito na yung sagot. Na pwede din naman na mental lang 2n is equal to 50. Since yung two statements natin, 2n tapos yung 50, dapat maging equal.
ano yung number na pwede mong i-times sa 2 para maging 50? So, pipili ka lang dito, hindi naman pwede yung 2 mababa, hindi naman yung 50 kasi obvious ang laki nun. Yung 1 ang baba, so A na lang yung pinaka, yun lang talaga yung obvious na sagot. Okay? Kaya kung hindi nyo kaya siyang sagutan, algebraically or mathematically, pwede nyo siyang gamitan ng common sense. Okay, so that's it. Thank you for listening. So I hope you learned something. So since part 1 to, may part 2 kung gusto nyo lang ng part 2. Okay. Ngayon, ibibigay na dyan sa description box yung link ng PRC. So kung kayo ay nag-e-exam, kung kayo ay mag-e-exam ng LET, at yun ang reviewer, marami doon. Mayroon mga part 1, part 2 doon. Makikita nyo sa prc.board.com. So, thank you for listening. Bye. And please consider subscribing if you are new to my channel. Okay? Thank you and like this video.